hatawin mo lang talaga eh. Di ba? Basta yun na, ito po yung tao to na alam ko na kilalang-kilala, yun na po na to. Nakikita yun na po to, nakakausap yun na po to, di ba? Grabe, napaka-humble, di ba? Napaka-sipag, napaka-bait na mentor. Di ba? Kung gaano kalakas tumulong yung iba, mas malakas talaga to eh. Di ba? Parang nasa kanya na lahat yung ano, yung hinahanap nyo eh. Di ba? Yung pag-guide, yung pag, ang tawag nito, yung pagtaturo, di ba? Nandiyan na. Di ba? Yung gano'n lang talaga natin, yung gawin lang talaga natin, eh, ano lang talaga, tawag dito, gagawin na lang natin. Di ba? Nasabi na lahat, gawin na lang natin talaga. Di ba? So, siya po yung next na ipapakilala ko po sa inyo para malaman natin kung ano po yung bagong updates, kung ano yung bagong ituturo niya sa atin ngayon gabi. Okay? So, please sa pagkita, wait. Bago po ibigay sa kanya, please open na po yung camera para syempre, para may kita naman niya talaga na nakikinig kayo. Ayan. Okay, thank you po. Thank you po sa nag-open ang camera. Okay, sa mga busy, tuloy-tuloy lang po kayo dyan. Okay. Ayan, so please welcome my mentor, isang top learner na buong RGS, Mr. Vincent Jubindil Arcales. Okay, ito na. Okay, hello. Hello everyone. Good evening po sa lahat. So, my name is Vincent Arcales. In front of you, present. Ako po yung may-ari ng Prime 4x4 system. So, right now po, bakit ako nandito ngayon? Kasi sa ating gathering sa mga new lines natin, syempre, kailangan natin i-assess kung ano nang kumusta ng mga business natin. Kasi yun yung number one reason ko kung bakit kayo sumalis. Extra income. Kasi sa buhay natin ngayon, pag wala kang extra income, ay kukulangin talaga. Imagine mo, yung gasolina natin, umabot na sa 60 pesos. Dati, 20 pesos lang yun, yung gasolina. So, meaning yung gasolina po, nag-increase. Alam nyo ba po, yung mais, yung corn, hindi yung humain, yung rice, yun yung humay. Yung corn, yun yung mais. Alam nyo ba po, yung isang sako ng mais, umabot na ng 1,000 plus. Dati po, yung pagbili natin dyan, 700 pesos lang. So lahat po, nabilihin, nag-increase. Even yung mga gulay, basta sa ngayong panahon, nag-increase talaga. Ang tanong, ikaw, yung sahod mo, nag-increase ba? Yan yung gusto ko i-point. Yun yung gusto ko i-point. Yung mga bilihin po, nag-i-increase talaga. Gasolina, yung mga pagkain, yung bigas. Lahat po nag-increase. So kailangan, wala talaga tayong choice. Kailangan tayong mag-extra income. Ngayon, yung sinalihan nyo po na extra income, tama? Eh, negosyo po siya. Nature po sa negosyo po, kailangan talagang trabahuin. Tama? Isa lang sa advantage po sa negosyo natin is, hindi tayo katulad ng traditional business na kailangan mo talagang gumising ng maaga para mag-open ng business mo, tapos matagal kang magtulog para mag-close ng tindahan mo, may babayaran kang kuryente, tubig, tama? May babayaran kang tao. Hindi tayo ganun na bagay. Ganito po sa business natin online. So sa online po kasi, yung gagawin mo lang talaga is pag-member, dalawa lang kasi yun eh. Dalawa lang po sa orientation if you remember. Number one po, you need to have an account para doon po papasok yung account mo. Tama? And number two po, para po kung tatakbo yung sistema natin, kailangan po natin ng tao. Tama? Kailangan po natin ng tao. Kahit, let's not talk about business muna. Talk natin another kind of business, tindahan po. Pag yung tindahan, wala pong tagabantay, pwede ba? Yung restaurant, pag wala pong tagaluto, pwede ba? Pag yung restaurant, wala pong tagahugas, pwede ba? So in short po, kahit restaurant, kailangan ng tao. Let's go to the school. Yung schoolahan po, pag walang teacher, pwede ba? Hindi. Pag yung schoolahan po, walang security guard, pwede ba yun? Hindi. Pag yung schoolahan po, wala bang estudyante, pwede ba yun? Hindi. Kasi po yung reality, lahat po ng negosyo, kailangan ng tao. Kahit anong business, name it, kailangan po ng tao.
The same sa sinalihan mo ngayon, business. So kailangan po tayo ng tao. Ngayon, ngayon na member ka na, always put this in mind na isa ka ng negosyante. Ang isang negosyante po ay nangangailangan ng tao para magpatakbo ng kanyang negosyo. So right now, think of it na hindi ka na ordinary na empleyado, but you are an amo. Isa ka ng boss. Oh, di ba? Hindi naman ibig sabihin, alam mo ba yung boss? Yun yung mismo yung nagpumapili ng tao para kung sinong magtrabaho sa kanya. Tama? So ngayon po, boss ka na po. Always put this in mind para tatakbo yung 4x4 system mo. Yes, we are boss. Boss talaga. Para tatakbo po yung online system mo, kailangan mo ng tao. Kaya po tayo mag-share ng opportunity para magtatakbo yung business natin. Nagets mo? So, kaya po, kung makita nyo, share ko lang ha. O, yan. Ito yung weekly po na assessment natin. Bakit ko po nag-share ng weekly assessment? Kasi po, concern po ako sa mga bagong nagsali ngayon. Okay? Yung mga nagsali na before, last 2 years ago, last 3 years ago, eh malakas na sila eh. Kumikita na eh. Nakabili na ng kotse, may mga condominium na, tama? May mga arerian na, may mga traditional business na, nakaipon na, nakatravel na, eh saludo na ako sa kanila. Yung concern ko po, yung mga bago na ngayon. Kasi sa bago pa kasi, nandun kasi yung mga excitement level, hindi pa alam kung anong gagawin, marami magtatanong, sir, ano bang gagawin once I will become a member? Yun yung always. Meron ba dito ng ganyan yung tanong? Sir, I am already a member. Coach, ano po yung gagawin ko, coach? Member na ako. Okay, so pues, alam mo na, kung member ka po, isasali na kita sa ating Team Prime New Line Online Monitoring. Kailangan po natin i-monitor kung tama ba po or mali yung ginagawa mo. Kasi, i-correct natin. Hindi naman kita papagalitan eh. Pero i-correct lang po natin yung mali. Okay? So, yung mga may puntos ngayon, yung mga number of invites, yan yung mga tama yung ginagawa. Yung mga wala namang invite for this week, eh hindi yung tama. Okay lang, diretsahan ako kasi member naman eh. Di ba? Hindi naman yung tama po kasi para kang tindahan na, yes, meron kang tindahan. Ang ganda ng mga bilihin mo, pero hindi ka nag-open. Parang ganun yung story. Always put this in mind, pag wala kang na-share ng video, wala kang nalatagan, wala kang na-explain sa business, ibig sabihin nun, kahit gano'ng kaganda yung tindahan mo, hindi mo yan binubuksan. You get my point? Para kang isang malaking mall, pero hindi ka nag-open. That is my point. So kaya ako may na-monitor, kasi ang lupit ngayon, marami nang natututo. Dati, last week, konti lang sa mga invite ngayon, marami nang may invite, di ba? Yan, pumasok na naman si Ate Basilia Loxin. Even si Ate Basilia, nahalala ko, last 2 weeks ago, hindi sila naka-invite. Sabi ko sa kanya, Ate, paano nangyari yun? Sa isang araw kasi 24 hours. Sa isang araw, 24 hours. Paano nangyari wala kang na-share ng business natin? Yung trabaho, actually, yung trabaho kasi natin, share lang ng share eh. Sharean mo lang. It won't matter kung sasali or hindi. Ang importante po, ma-share natin. Minsan kasi, maraming natatakot mag-share. Bakit ka ba natatakot? Hindi ka naman aawayin. Inaaway ka pa pag hindi magsali? Gusto mo extra income? Ayaw ko. O, suntukin kita. O, sinusuntok ba? Siyempre, hindi. Ako po, paano ako mag-share? Hindi naman mahirap yung sabihin, gusto mo extra income? Diba? Alam niyo po, until right now, may raming sumasali sa akin. Kasi mas madali na eh. Imagine mo, chat lang, one chat na gusto mo extra income. Pag ayaw, di huwag, thank you. O, diba? Pag, ano yan? Ayun. Gusto mo malaman? Send ko yung video. Ganun lang. Ganun po yung business natin. Alam mo, natural at chikador ka na. Eh, diba? Diba na-relate mo dito? May nakita ka, kapitbahay mo. Kapitbahay mo, mataba. Ngayon, nakita mo, after 1 week, nag-slim. Ano yung ginawa mo? Na-amaze ka. Sabi mo sa mga kapitbahay mo. Halag. Hey, hello. Miniwang lagi siya. Di ba miniwang siya? May slim siya? Di ba may slim siya? Di ba gano'n yung ginagawa? Di ba maraming mag-share ka sa maraming tao kasi na-amaze ka na? Tama? Ganun din yun po. Di ba nagsali ka dito kasi na-amaze ka? Di mag-share ka sa mga tao. Alam mo, guys, meron akong extra income. Ayos ko, the best ever. Ano yan? Pakausap kita sa sir ko. Ganun lang. Mahirap ba?
Mayroon pa ng chika-chika. Sobrang madali lang yun. Chika-chika lang, nahirapan ka. Sobrang madali lang yun talaga, promise. Diba? Yun po yung ginagawa namin. Continue yung recording kanina. Wala dito na stop din. So anyway, yan. So, hope naka-learn kayo sa akin. Yan, shoutout ko lang yung mga minomonitor ko ngayon. Si Lindon Taripe, Basilia Luxin, Jenny Dante, OFW, si Eugene Sopa, OFW, Emily Nedrazo po, OFW from Kingdom of Saudi Arabia. Si Marivic Taripe, okay? An OFW from Kingdom of Saudi Arabia. Annabella Sponia, our kapitbahay. Nasa ano lang, salamat sa Bring House. Ibigay ng pagkain. Kasi fiesta sa kanila kahapon eh. Si Cecilia Oribili, OFW from Qatar. Okay, si Lutz Garbo. Si Arlene Alcano. Si Lutz is from Cebu City. Si Arlene Alcano, OFW na naman. Sarah Jane, OFW from Qatar. MJ, OFW from Kingdom Saudi Arabia. Ramilo Ramirez, nasa Bohol po siya ngayon, malupitan nito. Feli Ruasa, kapitbahay namin from Cebu, Talamban. Suzette is an OFW from Macau. Yan, si Macau. Si Philami Dokiles is one of my direct, okay? Which is my business package na siya by Friday. Ano yung business package? 15 branches store po yan. Pero naka-one store na siya ngayon. And then mag-add siya ng 14. So, this is a nurse by profession in USA. So, imagine mo, ha, dun pa lang yung mga tao na pag makita talaga sa opportunity, mag-grab talaga. Maghanap talaga ng paraan once maintindihan. Kasi sobrang dali lang talaga eh. Sa mga nandito na hirapan mag-invite, gusto mo konti lang invitein mo, ha? Mag-business package ka. Lagi, business package, hindi kailangan banatan. Kailangan apat lang. Pero kung yung apat, seryosong tao. Piliin mo lang talaga yung mga maka-afford. After sa apat, wala ka nang gagawin. Yun yung nakita niyang opportunity kasi sobrang busy si ati tatay. Next, si Christine Sahulga, OFW. And then si April Maladi, nasa Mindanao ito. Elma Jacuma, kapitbahay namin. Julian Nahara, OFW din siya. April Oribilio from Cagayan. Anak ko ni Cecil Abing, kapatid ng asawa ko. Rosny Oribilio. Imagine mo, bata pa si Rosny pero may invite. So meaning, madali lang talaga mag-share. Yung iba lang talaga kung bakit walang na-invite, baka kasi number one, nahihiya ka. Number two, natatakot kang i-reject. Natatakot ka na, baka kasi lang, natatakot ka na hindi magsali yung ma-invite mo. Bakit ka natatakot? Yung ni-reject po, hindi ikaw, yung business. Tama? Karamihan ka rin, kasi mostly mga Pilipino kasi, di ba? Halimbawa, hello, bigyan kita ng Coke. Example natin ha, ikaw nag-alok ka sa akin ng Coke, tapos ako, sabi ko sa iyo, ayaw ko. Karamihan po ng mga Pilipino nag sa desire ng loob, yung sa Tagalog. Masama yung loob. Ayaw mo ng Coke. Nag-effort ako dito magdala ng Coke. Ayaw mo ng Coke. Tama, hindi mo lang tinanong kung bakit ayaw ko ng Coke. Baka gusto ko Sprite. Baka gusto ko Royal. You get my point, guys? Oh. Yan, nagtampo. Sinong sabi nito po? Oh, tama, marami magtatampo. Huwag kang magtampo. Pag sabi na ayaw mo, bakit? O, oh, diba? Basta para si ayaw mo mag starter package. Bakit? Kasi gusto ko mag-business package. Oh, yeah! O, hindi mo tinanong. So, hindi ka nag-15 stores. Tanungin mo bakit? Bakit ayaw mo? No their concern, guys. Marami kasi, no means ayaw talaga. No means wala pa siyang pera. No means hindi niya linya. No means maghanap pa siya ng puhunan. Mga ganun ang bagay, kailangan malaman mo. Ang problema ng iba, ayaw mo magsali. Hindi na tayo friend. Hindi na kita kakausapin. Promise. Yun yung ginagawa karamihan. Kaya nangyari, natatakot sila mag-invite. Alam niyo si Lindon Taripe? Shoutout kay Whisper In para kay Lindon Taripe. Kapal lang mukha nito.
Promise. Hindi nga niya mga friend yung sinishare niya. Nagpa-PFC lang siya. Hello, I'm Lyndon Taripe. Tapos char-char-char. Yung napasali niya si Maribik, alam niyo ba hindi pa yan sila nag-meet? Promise. Direct niya si Maribik Taripe. Hindi pa sila nag-meet personal for your information. Gusto ko lang kasi i-prove po sa mga tao sa nagsasabi mahirap magpa-join. O tingnan nyo to. Si Maribik Taribe, 4 stores yan eh. That's 9,000 times 4, that's 36,000. Pinagkatiwala niya yung 36,000 sa taong hindi pa niya nag-meet up. Si Lyndon Taripe, may imagine niyo? So meaning may mga tao talagang mga ganyan. Yung mga tao talagang seryoso sa negosyo. Hindi ko naman sinasabi na pangit yung business. Ang gusto ko lang i-point po, maganda yung business natin. Ang gusto ko lang i-point po, may mga tao talaga na willing mag-invest. Ikaw lang talaga yung takot. Ikaw lang talaga, dalawa lang yan eh, takot. Takot ka or tinatamad ka mag-invite. Now, yung trabaho ko naman dito, minomonitor ko po. Kasi po, the rise and fall of the organization will all depends upon the leader. English yun. Ang ibig ko sabihin po, pag hindi kayo kumita, yung may kasalanan yung upline mo. Pag kumita ka na ng malaki, ang may kasalanan naman yung upline mo. So the rise and fall of the organization depends sa banda leader. Tama? Then next po. Next po is shout po kay Sheila Marie Orvillo, kapatid na naman ang asawa ko. And then Marjorie, ayan. Yung latest na namin inahandle yung Marjorie Bermoy. I think she's here. Marjorie, andyan to pa ba? Chat nga, ang lakas na to. Salute ako kay Marjorie. Alam niyo ba, dapat tulayan to si Marjorie. Bagong-bago pa to, pero hindi siya mayayin. OFW to from Korea. OFW to from Korea. Na I think citizen na siya sa Korea. Na yung husband niya is a Korean. Then may anak siya. And then, hindi to ba siya? Oh, nandito, Marjorie Bermoy, yan. Active na active talaga, straight siya. Tapos, salute ako kasi every time nag-zoom, open cam talaga. Tama yun, ma'am. Tama yung ginagawa mo. If merong mga kasama natin na hindi mo gumin ka, huwag mo tularan kasi yung dapat tularan is yung mag-open cam. May reason naman kasi din, ma'am, yung iba, ma'am, nag-travel pa. Pero kung kaya talaga, i-open nyo yung cam. Kasi dun kasi makikita yung sincerity. Actually, kami nga eh, dati before, hindi din kami nag-open cam. Kaya ngayon, nag-open cam na kami kasi na-realize namin, online kasi ito eh. Kailangan makita ng mga business partner natin na sincere po tayo. Di bali na mayroong ginagawa, importante open cam mo. Tama? Kasi, imagine mo, kung compare natin sa trabaho, ang requirement sa trabaho para kumita ka ng, magkano bang per day ng trabaho ngayon? 500 to 1,000 per day. Tama? Kikita ka ng 500 pesos per day sa trabaho mo, pero kailangan naka-uniform ka. Kailangan hindi mataas ang buhok mo. Kailangan wala kang earrings. Tama? Kailangan ka always on time. Kailangan 7 a.m. nandiyan ka na until 5 p.m. Kailangan hindi ka mag-late. Pag mayroon kang late, automatic salary deduction. Imagine mo, ganun ka-stricto sa trabaho pero sumusunod ka. Sa ginagawa nating business ngayon, pwede ka kumita 15,000 per day maximum income. 15,000 per day. Ano ba yung requirement? Open camera lang. Ano boy? Get it, boy? Open camera lang yung needed, guys. Kailangan mag-attend, hindi all day. Ha? Hindi all day. 2 to 3 hours lang, guys. Imagine mo, 15,000 per day. Maximum income yan. Anong kailangan gawin? Open camera lang po. Kaya o kayang-kaya? Kayang-kaya. Ganun lang po. Kaya meron tayong mga monitoring. Para siyempre, darating ang panahon, siyempre, ang tao, I do believe, na basta pag-aaralan, pwede matutunan. Yan. Yung puso nga natutong magmahal. Char-char. Diba? So, I do believe na always consistent lang ako mag-monitor dito. Lahat po magdadami ng invite rin. Makikita mo ngayon yung progress natin eh.
So at least konti lang dati lang before, yung nga last week, konti lang sila ma-invite. Ngayon, dumadami na. So expected ko this week, ayun, na may rarami na. Actually, may mga may invite pero hindi ko pa nakausap kaya hindi ko tinali. Gusto ko lang i-shoutout si Lutz. May taong pinakausap sa akin. Hindi ko pa kasi nakausap kaya hindi ko pa na one point. Marami silang gusto ipakausap sa akin. Alam niyo ba si ano? Shoutout ko lang yung direct ko later, si yung nurse. Yung nurse na nasa USA. Alam niyo ba, for your information po, yung pinakausap niya sa akin, sampo. It's so happen lang, hindi ko pa nabigyan ng oras kaya hindi ko pa tinali. Ah, hindi sampo, 15 pala. 15. Nag-upload lang siya ng cover photo niya. O, diba? OG ba? Okay, so move on tayo. So next po, yung next topic natin yun is basic courses ng grupo natin. Gusto ko lang ibalik muna sa share screen muna tayo. Kasi marami kasi mga sa business natin na sinalihan ngayon sa Prime 4x4 system, meron ding mga tao na hindi pa alam kung anong gagawin at marami pa silang mga tanong na hindi pa nasagot. Meron ba dito? Kapatid, meron ka bang mga tanong na hindi pa nasagot? Like paano mag-navigate ng account mo? Paano magsagot ng mga objection? Sa dami kasi ng mga tanong mo na gusto mo ikatanong sa amin at alam nyo busy kami, minsan nakakalimutan na natin. Na yan yung naging reason na naging barabara ka na sa galawan mo. Ano ibig sabihin ng barabara? Kung sa Bisaya pa naduha ba? Kaya po, ngayon, good news. Para sa grupo, pinaghirapan namin ito. Gumawa kami ng training courses. Na once you will be a member, kailangan lampasan mo ang 8 training course na ito. Ang masasabi ko lang pag malampasan mo yung 8 training course ng Prime 4x4 system, I'm sure after 8 may malaking grupo ka na. I'm sure after 8 15 stores ka na. I'm sure after 8 malaki na yung income mo. I'm sure after 8 marami ka ng mga followers. Gusto mo ganun? I'm sure after it, kanakausap mo yung tao, magsali. Gusto mo ganun? Bigyan ko kayo ng overview, ha, para at least malaman nyo. Ito po. Ayan. 8 basic courses in Prime 4x4 system. Sa mga members po ng dito, I suggest po, kasi every week tayo magre-release ng bagong video, I suggest po, masave nyo yung mga video na to sa cellphone ninyo. Okay? So makikita nyo yung first video, ito yung always natin ginagamit na pang intro. Kasi minsan may mga taong mga BS. Alam nyo anong BS? Yung BS yung mga bugnog si Mod. Yung mga taong nahihiya mag-usap kwento-kwento, nahihiya mag-offer ng business, nahihiya mag-sales talk. Kaya po kailangan ng may video ka ng ganito. Si Mentor Warren po ito yung Ito yung intro video na ginagawa namin. Sa mga bagong sali, I'm sure meron kayo nito kasi ito yung sinisend namin sa inyo. Ito yung video na tinatanong ka ni Mentor Warren, gusto mo ba ng extra income? Gusto mo bang kumita na nasa bahay lang? Gamit ang yung phone, laptop, or cellphone. O, guessin nyo. Pangalawang video po na kailangan ng meron ka is itong tinatawag nating lesson 1. Ano po yung lesson 1? Yan po yung video na orientation. So, kasunod yan ng intro video natin. Ang ibig sabihin po, pag interesado siya sa intro video natin is mag-reply siya sa iyo ng yes. Pag hindi siya mag-reply sa iyo ng yes, yung tanungin mo, interesado ka ba? Kailangan kasi interesado siya bago masenda ng lesson 1. Ano ba yung video na lesson 1? I'm sure kilala nyo na ito kasi ito yung sinisend natin sa mga taong gusto malaman kung ano yung Prime 4x4 system. Yung si Dayan Medina, the best yung video na to eh kasi
yung gumawa ng video na to eh, sa mother company talaga natin. Kaya ito yung mayroong pulis na nag-share, mayroong OFW nag-share. Kaya ako, ito yung ginagamit ko eh. Alam nyo, sobrang madali lang talaga yung ginagawa ko eh. Simple lang yung ginagawa ko. Number one, everyday ako nag-add ng mga friends, tapos yung friends ko, I make conversation. Siyempre, kinakaibigan ko kasi bagong friends ko eh. Pero after eh, tinatanong ko na agad, gusto mo ba extra income? Hindi ko pinapaabot ng 5 days. 2 days, 3 days lang ang friendships. Tinatanong ko agad, gusto mo ba extra income? Gusto mo bang pangdagdag? Pag sabi niya, ano yun, kailangan, anong gagawin? Ayun, automatic send ko na. Sinabihan ko, eto yung ginagawa ko, pa-message po pag naiintindihan mo, nagustuhan mo, kasi tutulungan kita. Yun yung magic word ko eh. Ganun lang. So kailangan, all members, mayroon kang dalawang video na to ah. Hindi naman kailangan i-save mo ito sa ano mo eh, sa cellphone mo. Kailangan gawin mo, i-save. Ako, yung ginagawa ko, sinisend ko sa own ko na Facebook. Para doon ko ma-store yung mga message na yan. Halimbawa, may gusto ko senda ng intro video. Punta lang ko sa pangalan ko, Vincent Jubindel Arcales. Pag doon punta ko sa messenger, yung mga video na yan, nandiyan, napipilihan ko lang forward-forward lang. Nag-gets niyo yung technique ko? Oh, mahirap or madali? Mahirap, madali. Sobrang madali. Yung iba lang talaga, pinapahirapan sarili. Sobrang dali lang. Kaya ko nga, pag imagine mo, kaya kong sabay-sabayin, limang tao, in a matter of ilang minutes lang. Bakit? Sobrang automated eh, sinisend ko lang. Limang tao, nilalatagan ko. Diba? Mas advantage siya kaysa ganito, yung live explanation, eh kumakaya ng oras to eh. Imagine mo, almost 30 minutes na ako nag-uusap sa inyo. Kumakaya ng oras, pero pag recorded, mas madali lang, i-forward-forward mo lang. Problema ng iba, bakit wala kang pay-in? Eh, hindi ka pa nag-forward eh. Wala ka pa kang video ng ganito eh. Yung iba din sobrang talino. Kahit anong video ginagawa, ito, uniform lang po tayo sa Prime, ito gagamitin natin. Ito yung intro, ito yung video. Yan po yung lesson 1 natin. And number 2, yung iba din, bakit nahihiya ka? Kasi hindi mo minaster yung lesson 1. Bago mo yun isend, itingnan mo muna kung ano yung lesson 1 para maintindihan mo kung ano yung i-share. Gets niyo? Hey. Okay. Ngayon, magsali na. Pag magsali na, automatic po, di ba, sinesend natin, guys, mag-proceed ka na sa lesson 2. Lahat naman talaga dadaan sa lesson 2. Huwag kayo babayag na magsimula na ma-invite na hindi pa hindi siya nakaalam sa lesson 2. Kasi i-apply man yag madi, ang importante, i-share na to ang lesson 2. Again, uulitin ko, huwag kayong pumayag na magsimula na siya mag-invite na hindi pa siya nakakita ng lesson 2. Kailangan you need to build up the lesson 2. Build curiosity kung what is the lesson 2. Ano ba yung lesson 2? Oh, alam nyo na yun. Sa mga nakita, di ba the best? Yun nga yung inaasam mo eh. Di ba? Yan po kasi yung secret strategy. Kahit itanong mo yung mga mentor, yung mga coaches namin, wala pong top earner. Wala pong top earner ng company natin kung na hindi ginagamit yung secret strategy na yan. Hindi po ako magiging may-ari ng Prime 4x4 system kung hindi pa ako nag-secret strategy na yan. Tama? Ikaw ngayon, kung member ka, hindi mo pa alam yung lesson to, kailangan meron kang video niyan. Di bali lang i-apply ni Mugmadi, di bali lang i-apply mo or hindi, importante, meron kang record niyan. And importante, kabisado mo yung lesson 2 natin. Okay na. Okay. So, ilang video na dapat na sa'yo? Tatlong course na yan. Diba? Yung intro na video, lesson 1, lesson 2. Oh, yung pangatlong video, eto na. 5 pillars in Prime 4x4 system. Guys, kailangan nandiyan kayo next week kasi yan yung i-release ko na video next week.
Ano po yung 5 pillars in 4x4 system? Diyan ko po ituturo yung mga cleaning of your Facebook, adding of your friends. Diba? Ituturo ko po mismo kung anong proper timing sa pag-upload at ano po ang i-upload. Ituturo ko dyan. Ituturo ko yung paano pagkuha ng mga invite ninyo, paano pag-set up ng mga invite ninyo. Ituturo ko dyan. Yan yung 5 pillars of Prime 4x4 system. Kaya huwag kang mawala by sa Sunday. Kasi dyan, i-release ko by Sunday yan. Ang susunod na video i-release ko is the basic training for new members. Ito yung inaasam, yung dalawa na yan, ito yung inaasam ng mga bagong member ngayon. Paano talaga or ano talaga ang gagawin kung bago kang member? Di ba mga bagong member, mas madali talaga pag meron ka lang susundan? I know, meron tayong initiative, pero mas madali talaga pag meron ka lang susundan. Kasi gagawin mo lang kung ano yung sinasabi sa video. Kaya abangan nyo yan. Yan yung mga basic training for new member. Detalye talaga sinasabi ko ano yung ginagawa. Modular po. Mas madali siya. Tuturo ko paano mag-present. Tuturo ko paano mag-prospect. Tuturo ko paano ka makapasali. Alam mo ba pag aabot ka ng lesson 4, dito mo malalaman na pwede ikaw na dyan. Kahit bago ka pa lang, pwede ka magpasali na ikaw-ikaw lang. Basta makikita mo lang yung lesson 4 natin. O, di ba? Kasi marami, dependent pa sa upline. Upline, may kabado pa eh. May invite upline. Pakausap mo, pakausap kita sa mentor ko kasi hindi ko alam anong gagawin. O, yan. Ngayon, tuturuan kita para at least kahit ikaw lang, susundan mo lang yung video ko. Sure ball, pay in. Pangilan na yan. Pangapat, pang lesson 4, no? O. Next video po natin is the lesson 5. How to navigate your online account and proper duplication of your downline. So sa lesson 5 po, dito ko ituturo kung paano mag-open ng account mo, paano mag-click ng income mo, paano mo i-bank transfer yung income mo, paano mag-encode ng downline mo, paano mo i-summarize yung all income mo. So in short, dito mo naman malalaman or navigate kung paano. Dito mo lalaman paano i-navigate your own account. O, di ba? So, para if that way, if kumpleto ka sa mga video natin, hindi ka na magtatanong sa mentor or sa coach mo. Or kung sino nag-invite sa'yo, hindi ka na magtatanong kasi nasa lesson na yan. May encounter ka nga, paano mag-encode? Wait sa open natin yung lesson 5. Nandiyan na yan lahat. Pangalawang topic sa lesson 5, proper duplication. Kasi if you are really focused in our video courses, dito pa lang sa lesson 1, marami ka ng tao na mapapasali dyan. So sa lesson 5, ituturo ko kung paano mag-handle ng mga tao mo. So ikaw na mismo yung magtuturo ng mga tao mo. Ang good thing dyan, hindi ka mahihirapan kasi scripted po lahat. Isusulat ko, ilalagay ko kung paano, and then yun lang mismo yung sasabihin mo sa kanya. Oh, madali lang. Gusto nyo ba ganun? Kung marami nang nag-chat ah. Oh, sobra pa basta panoorin. O oh, diba? Happy-happy na daming pay-ins. Siyempre, dadami talaga yung pay-ins. Oh, isa din to sa makatulong sa mga OFW natin ah. Wow, excited. Nakaka-excite yan. Grabe. Dami nyo pa nang nasasalita dito ah. Hindi ko nakita. Sorry. Dami niyong malalaman talaga pag makumpleto yung basic 8 basic courses lang to ng Prime 4x4 system. In that way, hindi po ako yung nagsasabi na ako lang yung hero. Yung goal ko kasi, ilalaki yung mga income nyo at grupo nyo. Yun yung ultimate goal ko talaga. Kung kaya nyo pa akong lampasan nyo ako. Alam ko, kayang-kaya nyo akong lampasan kasi kung sa basihan lang, number one, yung iba graduate, ako hindi. Yung iba may pinagtapos, ako tambay. Tama? So yun, hindi ko yung problema pag ilampasan nyo ako sa income. Yung sa akin lang is may turo ko
kung paano ko ginawa. Pag alam mo na kung paano mo ginawa, sipagan mo na lang, and I'm sure lalampasan mo yung mga kitaan namin. Hindi ako magagalit. Kasi as a successful people, magiging happy po kami pag meron kaming mga business partner na magiging successful. Tama? Ganun yung mga successful attitude. Iba yung mga crab mentality attitude. Yung mga tao, ay, kumita ng malaki siguro, baka may ginagawa. Yun yung mga crab mentality. Hindi tayo ganyan. Well-trained po tayo. We are prime 4x4 system. We are a well-trained entrepreneur. Diba? Next po. Okay? Yung lesson 6 natin. Grabe to eh. Yung lesson 6 po natin, how to answer concerns and objections. Ay, eto, grabe. How to answer concerns and objections. Dito nyo po malalaman yung mga script kung paano magsagot ng mga tao. Hindi ko yan linya, wala akong pera, hindi ako hilig sa business, hindi ako mahilig sa networking. Dito nyo po malalaman kung paano ang tamang pagsagot. I-twist po talaga na parang makaisip-isip talaga yung tao, nasasali talaga siya. Oh, gusto nyo, sampulan ko kayo. Sampulan ko kayo. Sampulan ko kayo. Hey. May mga taong nagsasabing, ay, ayoko niyan kasi networking yan. Pyramid-pyramid yan eh, networking. Naka-encounter na kayo ng ganan? May naka-encounter na ba ganan? Yes po, sampul. Oh, yan. Gusto mo, Marjorie, malaman? May paupo-upo ka dyan, ha? Excited ako malaman yan, coach. Pagsagot ng mga nagsasabi ng networking or magsimula ako sa networking, ha? Ito ginagawa ko pag ano talaga ko, napipiko na ako sa mga taong negative. Pero mostly, hindi ko nalang sa'yo pinapansin. Pag, ang tawag kasi niyan, basher. Every industry po may basher. Always put that in mind. That is normal. Kung ikaw ngayon nagsisimula, meron ka ng basher, ano ba yung basher? Yung mga kontrabida, sa mga pabida ay mahirap. Yung mga kontrabida, meron yun. Kahit sa insurance, may basher. Kahit sa mga trading industry, sa mga forex, meron yung mga basher. Sa business natin, meron din basher. Ang importante lang talaga is, educated po tayo paano magsagot. Pag ayaw ng networking, ito yung sinasabi ko, ayaw mo ng networking? Alam mo ba kung ano yung networking? Magnangayan eh. Ay, yung networking, yun yung recruit-recruit eh. Yun yung benta-benta. Yun yung networking. Sasagutin ko, so kung recruit-recruit po, so yung OFW, networking. Kasi di ba yung OFW, recruit-recruit? Tama ba? Sabi mo recruit-recruit, networking yun. Tama ba? So yung mga kamaling kasagutan, bali benta-benta. So yung mga tindahan, networking yun. Iko-correct ko yan. Kahit hindi yan sasali, yung gagawin ko, guys. Eto kapatid ha, for your information po, it won't matter kung sasali ka o hindi. Networking po is a system. Is a system of moving product. Okay? Networking is a system of moving product from the manufacturer, which is the factory, through the consumer, yung mga tao po na bumibili, through an organization of users, retailers, and network builders. Pag sabi ko sa kanya, yung bibig niya nakanga. Ha? O, di ba nosebleed ka? Yun po yung networking. Network marketing is a system of moving product from the manufacturer through the people, through an organization of users, retailers, and network builders. Can I give you an example? Yung binibigay ko yung example, parang ganito, sir. Sir, saan ka bumili ng sinusuot mo na t-shirt? Sa factory ba? O sa mall? Sabi niya sa akin, sa mall, sir. So meaning, sir, yung t-shirt po, networking yan. Kasi pag hindi networking, doon ka bumibili sa factory. So meaning, diyan mo binili sa tindahan na yan. So meaning, the t-shirt that you're wearing is a moving product.
that undergoes to a system. So ang tawag dyan, networking. So kung ayaw mo ng networking, sir, huwag kang magsuot ng sanena. Maghubad ka. Tama? Parang cellphone. Saan ka nagbili ng cellphone? Sa factory? Sa factory ba? O sa tindahan na? Tindahan. Nosebleed. Oh, ayaw mo networking, huwag kang maggamit ng cellphone kasi yung cellphone, nininetwork mo yan. Ganun lang yung concept from the factory. Dadaan siya ng mga tindahan, mall, and then umabot sa tao. Ganun lang yung concept. Yung sa atin lang, hindi na po dumaan sa tindahan kasi from the factory, diretso tayo, kaya tayo meron tayong discount sa mga tao. Yung ibabayad ng may-ari ng company natin sa mga mall, doon niya binabayad sa atin. Kaya po yung mga networker katulad natin, yumayaman. Yun po yung explanation kung bakit yumayaman, maraming yumayaman sa ginagawa nating industriya. O niya, do you learning? O, di ba? Ganun pagsagot. O, pangalawang sample, yung sabi nila, pyramiding. O, di ba? Pyramiding, ha? Nakikinig ba kayo? Oh, di ba? Napapa-learnings kayo, ha? Di ka pa yung naantok, Marjorie? Oh, ito, yung pyramiding, ha? Ako, sinasagot ko talaga. Kasi yung mga tao, mga bonak, eh. Bonak, mga bobong anak. Sinasagot ko talaga yan. Sabi ko sa kanya, uy, kayo ba? Alam mo ba yung sinasabi yung pyramiding? Structure lang yan. Yung pyramid po, yun yung nasa Egypt, structure. Kaya po siya sinasabing pyramid kasi mukhang pyramid po yung structure. Pero lahat po ng business, pyramid po yung structure. O balik tayo sa trabaho mo. Ilan yung may-ari? Isa. O. Sino mas marami? Empleyado o may-ari? So meaning, may-ari isa, maraming empleyado. Tapos maraming guard. Pwede ba maraming may-ari? Isa lang yung guard at saka isa yung empleyado. Pwede ba yan? Yung parang baliktad yung pyramid niya. Marami po yung may-ari, mga sampo. Tapos yung nag-empleyado lang, dalawa. Tapos yung guard, isa. Parang tatsulok na nakapahalan. Pwede ba yan? Hindi. Kasi po, ang normal wealth structure talaga is naka-pyramid talaga. Kahit nga sa school eh. Principal, tapos mga teacher, tapos mga student teacher, tapos mga estudyante, tsaka mga guard. Di ba pyramid din yung structure? Kasi ganun lang nga yung system. Success, gusto mo successful na business talaga, yung sistema niya naka-structure sa pyramid. Now you know. Nga. Ayaw mo ng pyramiding. O huwag kang pumasok sa trabaho. Tumigil ka na dyan kasi yung trabaho, pyramiding structure yan. Tama. Napapatama lang kayo, di ba? Guys, I'm talking. Ah, di ba? Bobong anak. Bobong. Oh, continue na ko. Bonak coach. Ah, di ba? Basta system talaga, pero may lang. Tama nga naman. Kahit. Tapos, tingnan nyo yung mga structure. Papasok ka sa isang lamak ko katabi namin dito, Lamak Corporation eh. Oh, tingnan mo yung structure nila, 'di ba may picture pa 'yan. Ito yung may-ari, tapos mga vice, tapos mga manager. Naka-pyramid talaga. Oh, ayaw mo talaga sa pyramid, oh. Huwag kang magsali sa mga corporation, huwag kang mangutang kasi pyramid sila eh. Ayaw mo ng pyramid, huwag ka na mag-aral, huwag mo paralin yung mga anak mo kasi pyramid 'yan eh. Get that point? Hindi, wala po talagang negative guys. It's so happen lang dyan na hindi nila alam. Kaya yung trabaho natin, hindi natin sila i-recruit. We educate them. Let them know. Kailangan lang ma-educate sila. Pag alam na nila, doon nila ma-realize, tama no? Tama pa tama lang yan. Sabi ko sa iyo eh. Tama? So anyway, ano lang to, kanang simple, ano na to siya, pero makuha niya sa lesson 6 natin. Ah, di ba? Yan, dyan ko ibibigay lahat yung script. Okay. Lesson 7 natin, yung lesson 7 natin. Wait lang, alipat ko muna to kasi hindi makita eh. How to be a successful
How to be successful in Prime 4x4 system. Yan. Yan yung video na yan. Diyan yung malalaman ano yung dapat na attitude. More on advanced training na yan. Pero ituturo ko rin sa inyo kasi kailangan nyo yung malaman. Diyan yung malalaman kung anong dapat na mindsetting mo, anong dapat paniniwalaan mo para mag... Kasi yung business natin talaga, para siyang ano, alam mo ba yung nag-trending yung nursing sa USA? Di ba maraming mga engineer na nag-shift sa nurse, mga criminologist rin na nag-shift sa nurse? Di ba marami? Kasi nag-trend yung mga nursing na needed sila sa USA. Ngayon, sobrang dami lang ng nursing ngayon. Pag second year, ilan na lang sila? Pag third year, ilan na lang sila? Pag fourth year, ilan na lang sila? Doon nalalaman kung ilan na lang ang graduate. Ngayon, pag graduate na, hindi pa sila lahat nakatrabaho kasi bago ka pwede makapunta sa Manila or sa USA, kailangan ka pa ng experience ng mga ilang doors, ilang bed na hospital para meron kayong working experience. O ilan lang sila ang naka-experience ng trabaho dito. So parang ganun din yung ginagawang business natin, yung course natin. Maraming nagsali. Ilan lang din yung makasurvive. Tama? Kasi karamihan nagsali lang, nagbayad lang. Ngayon, na-discover namin sa Prime 4x4 system, kung matuturuan lang namin yung mga bago kung anong dapat gawin, eh hindi na sila mag-fail. Yung chances of becoming successful eh magiging malaki. Kasi matuturuan ka paano magsagot, matuturuan ka anong gagawin, matuturuan ka kung anong dapat commitment, and matuturuan ka kung anong timing sa business na to. Kasi sa amin, this is based on our experience. Tama? Bakit maraming sabi nila mahirap? Bakit para namin parang wala lang? Umabot na kami ng 9 years. Kasi po, iba yung nandyan ka sa tamang daanan. Iba yung dinadaanan. Diba? You get my point? So, ang good thing dyan, pinaka-good thing dyan, naka-record na yan lahat. Para every time you feel na merong challenges, automatic, tingnan mo lang yung video. Nagets nyo, mas madali talaga sa online. Mas advantage talaga ngayon sa online. Kasi in reality, sa office namin before, kaya ko mag-train ng maraming tao. Kung makikita nyo sa lesson 2, I'm used to talk to a lot of people. 500 people, tama? 600 people, 700 people, 800 people, mabot nga ng 1,000 sa main office, Manila eh. Pero problema, hindi recorded. Tama? Iba kasi sa online eh, modular. Di ba may teacher dito? Modular eh. Pag naka-module na, save mo lang. Kaya if you are a member, if you are wise enough, member ka, kailangan pag-release ng mga video na to, kailangan meron kang copy. Kailangan meron kang copy para magamit mo talaga. Kasi ang mga video na to, ito lang din yung isi-send mo sa mga bago mong sali. So in that way, yung mga bago mong sali, hindi na mag-contact sa'yo. Hindi na parang baby na aasa sa'yo. Kasi tinuturuan mo eh. Halimbawa natin, ikaw ordinary yung tao ka lang. Nakapasali ka ng isang big time na negosyante. Kung hindi mo tutuluan kung anong gawin, syempre, aasa yan sa'yo. Lahat ng mga guests niya, ipapakausap yan sa'yo. Pero kung bibigyan mo yan ng mga script and mga things to do kung anong gagawin, kahit wala ka, gagawin yan. Kasi sanay yan, makipagkwentuhan or makipag-usap sa mga big business transaction. Nag-guess yung point ko? So iba pag online kasi mayroon tayong module lang. Nag-learn ba kayo? Konti lang is tama. Last part. Ang 8 na video na to, ha? Okay. Setting the right attitude and a business skills and matters training. So dito, kung naman ituturo kung ano yung mga skills natin. Yung mga salesmanship, ituturo ko na para magiging matawag ka ng magaling mag-sales talk. Tuturo ko paano mag-close deal, paano mag
paano magpapiin ng ikaw lang, paano kukunin ng pera, di ba? Paano mag-transact, yung mga technique, ituturo ko din. Pero given, ang bibigyan ko ng mga video na to, syempre, yung mga activated members lang. Di kasi pwede natin pamigay yung video eh. Libre na to para sa mga na-activate. Kasama to sa ating all-out support system. Okay. So yan po yung 8 basic courses natin. So yung intro video, may intro video ka na ba? Okay, may lesson 1 ka na ba? If member ka, nakita mo na ba yung lesson 2? Oh, di ba? Kailangan meron ka diyan. Yung lesson 3, bangan mo yung lesson 3 this week yan, next week. Lesson 4, lesson 5. Okay, lesson 6, lesson 7, and lesson 8. Yan po yung mga basic courses natin sa Prime 4x4 system. So I guess that's all guys. Hope you learn for tonight. Bago ako magtapos sa aking sharing dito, eh tatapusin ko to sa isang kwento. Gusto niyo kwento? Oh, gusto niyo ba kwento? Okay, meron akong kwento. Oh, yan. May mga pa. Ayan, no? Gusto niyo ba kwento? Gusto ba story, before tayo matapos. Merong baliw. Alam mo baliw? Ako kwento. Nandito pala. Nag-inig pala si Ate Emily. Hi, Ate Emily. What's up? Merong baliw. Yung baliw, siyempre alam mo na, game, friends. Alam mo yung reaction ng baliw? Ganun lang. Yung kasama sa baliw sa isang room, isang doktor, professional doktor, nagbibilang na maraming pera. Bilang siya, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 100,000, 200,000. Yung baliw na bad trip, yung ginawa ng baliw, kinuha yung electric fan. Kasi naiinitan siya eh. Yung doktor nagbibilang sa gilid niya, i-on pa niya yung electric fan. Anong nangyari ng mga pera na pinahal ng doktor? Nasipagliparan, so galit na galit yung doktor. Galit na galit yung doktor. Sabi ng doktor, walang niya ka talaga, baliw ka nga talaga. Eh, siyempre yung baliw, hindi emotional eh. Tumatawa lang yung baliw. Sorry doc. Diba? So yun. Gi-off sa doktor ang electric fan, tapos kinuha yung mga pera. Baliw ka talaga. May isang 1,000 po lumagpas sa bintana. Tapos doon nakasabit sa kahoy, sa labas ng bintana. So siyempre, sa doktor, 1,000 pesos din yung kinuha niya. Yung doktor na kulang sa height, hindi niya naabot. So napaano siya, napajump. Sinubukan niya talagang kunin. Nangiyak ng 1,000. Hindi niya talaga nakuha yung 1,000 pesos. Yung baliw, pumunta sa doktor, sabi ng baliw, doktor, kaya ko kunin yan. Sabi ng doktor, dyan ka, baliw. Ako nga, doktor, hindi nakuha, ikaw pa kaya? Sabi na, baliw naman, hindi, syempre, yung baliw, hindi emotional. Eh, bumalik again. Ako, doc, kaya ko yan, kaya ko kunin yan, doc. Sabi ng doktor, dyan ka, baliw ka, ako nga, doktor, hindi nakuha, ikaw pa kaya? Until such time po, yung doktor, naging hopeless na, hindi talaga niya makuha eh. So binigyan niya ng chance yung baliw. Sabi niya, kaya baliw ka? Kasi super positive ka eh. Try mo nga kunin. Alam mo yung baliw? Sige daw, kunin ko daw ka. Lumapit siya. Kumuha siya ng isang silhig. Di ba yung silhig mataas yun? Nagkain pala yung baliw ng chewing gum. Yung chewing gum po niya, kinuha niya, nilagay niya sa silhig. Ngayon yung ginawa niya, sinungkip niya yung pera. Sabi yun. So yung 1,000, nakuha kasi mataas na yung silig eh, yung stick. Pag nakuha niya yung pera, binigay niya sa doktor. Sabi niya, Doc, eto yung 1,000, Doc, oh. Sabi ng doktor, uy, galing mo, baliw ka. Baliw ha, kung magaling ka ha. Alam mo saan sabi ng baliw ha, Doc. Opo, Doc, baliw nga ako, pero hindi ako tanga.
So what is my point? Yan lang po yung story. Sinayang ko lang yung oras nyo. Yung point ko po, relate ko po siya sa totoong buhay. Marahil, maraming tao tatawag sa atin na baliw tayo. Kasi masyadong malaki yung pangarap natin. Yung mga imposible, pinapangarap natin. Yung mga malaking kitaan, minimension natin. Yung mga million per month, tinatarget natin. Kung normal na tao talaga, eh masasabi talagang para tayong baliw. Tama? Kasi yung ginagawa natin activities, parang hindi talaga normal. Tama? Pero hindi naman tayo tanga na sasali dito, tatrabahoy natin to, na alam naman natin na mayroon talagang sistema. Tama? Hindi naman tayo tanga eh. May sistema, may mga taong nakagawa. So walang reason na yung taong nakagawa, hindi natin magagawa. Naget niyo yung punto ko? Parang ako, kausap niyo ngayon, kung ano yung resulta ko ngayon, walang reason na hindi niyo magawa. Kung ikaw ngayon kausap ko, mas senior ka pa sa akin. Kung ikaw ngayon kausap ko, mas marami ka pang experience kaysa sa akin. Kung ikaw ngayon kausap ko, educated, graduate ka, ikumpara mo sa akin, tambay. Malamang, lalampasan mo ako sa income if susundan mo lang yung sistema. If tatrabahoyin mo lang everyday. Ganun lang yung labanan eh. Once maintindihan mo, trabaho lang talaga yung labanan. Nag-gets yung point ko? Ayan. Hindi tayo tanga katulad ng iba na alam na nila na walang mangyayari. In one year na trabaho nila, wala pa rin ipon, meron pa rin utang. In next year, ganun lang din yung ginagawa. Yun po yung masasabi nating tanga. Kasi alam na nating kulang, eh wala ka pang dinagdag. Nag-gets yung punto ko? Kaya po sa mga member ng dito, congrats po, hindi na po kayo tanga. Baliw na po tayo. Tama. Pero ang punto ko po, tama talaga. Hindi na po tayo tanga. Kasi alam nating kulang, kaya po tayo nag-negosyo. Tama eh. Baliw na may pangarap po. Tama? Kaya lang yung sagot ng baliw, Doc, tama po baliw ako, pero hindi po ako tanga. Tama? So through that po, hope nakalimun kayo sa konting kwento ko ngayon. And then, tuloy-tuloy po tayo. Abangan nyo yung mga video namin. Expect, ayan, may mga pahabol ng learnings po. Higher education po is not basis become successful, hard work lang. Tama po, Ate Milin. Kaya nga, believe ako kay Ate Milin eh. Pag ito, abangan nyo sa Ate Milin, pag ito, magtrabaho ulit. Ito kayo yung founder ng Flying Eagles. Abangan nyo yan. Binibisi talaga ako niyan dati. Grabe yung mga nireper na tao. So yun ngayon, may sistema na po ate. Kayang-kaya, kahit kayo lang magpapain. Sundan nyo lang yung mga video. Mas madali ngayon eh. Video and then mas maraming tao na makakausap nyo in one day. Bali yung pag-uusapan nyo lang pag mag-video call kayo. Saan nyo mapapadala yung pera? Kailan nyo padala yung pera? Bukas ba po o mamayang hapon? Ganun lang. Ganun yung sistema natin. Yung sobrang madali. Promise. Tama to. Tingnan nyo yung lesson to. Kasi yun yung si Ate Emeline pala, siya yung taga dito sa tinitirahan ko ngayon. Siya yung taga dito. Yan po yung reason natin na dati nasa Cebu lang kami. Kahit nasa bukid na kami nakatira, nagawa pa rin namin magpakasal. Nagawa pa rin namin makabili ng kotse. It's because of this kind of system. Imagine mo yung ibang tao naghihirap, yung ibang tao yung problema kasi wala sa ibang trabaho. Mostly yung mga nasa mall kasi ipang pandemic talaga, nag-close talaga yung mga mall. Problema talaga sila, naglilinya sila magkuha ng bugas. Pero kami, hindi problema. It's because of the system. Sa system, sa business kasi natin, hindi po problema pag pandemic. Tuloy-tuloy pa rin po yung kitaan. Kaya, pag meron ka pa rin pangarap, huwag kang problema, huwag mo yung problemahin. Basta always mo lang tinatrabaho, may invite ka lang everyday. Basta yun yung i-goal, may invite ka lang everyday. Kahit minsan bad trip ka na, share pa lang ng share. Kahit minsan gutom ka, share pa lang ng share. Tama? Para ma-feel mo kasi yung kitaan kasi pag pinaghirapan mo. Tama? And nasa Lord God kasi, nasa Diyos ang awa, nasa tao din ang iyong gawa. Pag si Lord nakita yung effort mo, ibibigay talaga ni Lord yung gusto mong tao. Tama? Did you learning?
Okay, so I guess that's all for tonight, guys. Let's all close this with a prayer. Thank you for our gathering, successful gathering. Name, Father, Son, Spirit, amen, Lord. Thank you, Lord, for the successful event. Thank you, Lord, sa wisdom. Thank you, Lord, sa blessings, Lord, sa good health nila, tanan. And Lord, please continue to guide us all. Nga marami kaming tao matutulungan always. And mas lalaki pa yung income ng mga bago namin para sila darating sa point in time na sila na din yung tutulong ng mga downline mo. Lord, through that, this we ask in the name of you all, our family and our guardians, amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, will be on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Give us our sins as we forgive those sins against us. Don't bring us to the test, but deliver us from evil. Amen and amen. Name, Father, Son, Spirit, amen. So I guess that's all. Thank you, guys. Thank you. To God be the glory. God bless.